Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway, di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Huwag dayain inuman ng kaniyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip na marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao.
ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilit ang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at italangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Araw po ngayon ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa iba po sa atin ay araw ng pamamahinga mula sa trabaho, mula sa mga responsibilidad. Kaya naman po, para sa araw na ito na kung saan tayo ay nagtitipon at nagpapasalamat sa Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoon.
Tunay ba tayong nagiging mabuti? Tunay ba tayong nagiging banal? Hanggang ngayon, nasa kamalayan po natin na kapag sinasabi nating banal, ay ang nakaugnay na katangian ay iyong mabait. No? Kapag nasa harap natin, hindi makabasag pinggan, maayos ang kasuotan, maayos ang itsura, para bang hindi mo kagagalitan. No? Ang batayan ng pagiging banal ay kung gaano tayo kadalas magsimba. No? Araw-araw, sa iba't ibang simbahan pa, minsan yung iba bawat oras lilipat ng simbahan. Lahat ng araw may nakaalaan na pagdedebosyon. Mga bagay na kung tutuusin, mabuti. Pero minsan, ang pagiging mabait ay nagiging panukat na. No? Ano ibig ko sabihin dito? Hindi na tayo lumagpas. Hindi na tayo lumagpas dun sa wala naman akong ginagawang masama. Nagdadasal naman ako. Oo nga. Pero paano yung ating pakikitungo? Paano yung ating pag-uugali? Paano yung ating araw-araw na pamumuhay? Kung tutuusin, ito po yung binibigyang pansin ng ating pong Hesus Nazareno at ng lahat ng ating mga pagbasa ngayon. No? Tinatawag o binibigyang pansin ng ating pong Hesus Nazareno yung mga lumang nakagawian. No? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, normal lang yan. Pwede naman tayong gumante. Yung pagmamahal natin, dun lang sa kakilala natin, normal lang yan sa tao. Mahirap naman kasing maging mabait. Mahirap maging mabuti sa kapwang hindi naman tayo pinagmamalasakitan. Yung nakagawa ng karahasan sa atin, baka naman pwede nating bigwasan ng onte. Para lang pantay ang laban, quits lang tayo. Pero kung titignan po ninyo sa ikalawang pagbasa, anong sabi? Kung ano yung iniisip nating karunungan, kung ano yung iniisip nating tama lang para sa atin, isang malaking kahibangan yan para sa Diyos. Bakit? Ano ba yung pamamaraan ng Diyos? Sa unang pagbasa sa aklat ng Levitiko, anong sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Moises? Magpakabanal kayo. Pero ano yung pagpapakabanal? Hindi pagpapadami ng sakripisyo, hindi pagdalas sa mga lugar na papurihan. Pero ano ang unang-una? Huwag kang magtanim ng galit. Pangaralan mo. Huwag kang magkasala laban sa Kanya. Huwag kang maghihiganti. Ibigin ang kapwa. Mga bagay na inulit ng ating pong Hesus Nazareno. No? Na para bang sinabi niya, kung ang batas ng mundong ito ay paghihiganti at pagpapantay ng mga bagay, ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos nagtatama ng walang karahasan. Kung magtatanim ng galit ay normal lang sa mundong ito, pues, kung ang Diyos ay nagpapasikat at nagpapaulan sa mga makasalanan at sa mga mabubuti, ang ating pagmamahal, ang ating mabuting pakikitungo ay para sa lahat. Kung normal lang sa mundong ito na ayawan natin yung mga hindi natin kasundo, pues, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa mga malapit sa Kanya at sa mga lumalayo sa Kanya. At ganun din ang hinihingi sa atin. Dahil kung tutuusin, no, sa lahat ng maaari nating kagalitan, hindi ba may mga taong galit din sa atin?
Sa lahat ng mga hindi natin kasundo, hindi ba't may mga taong kahit anong pagpapapogi, pagpapaganda yung ginagawa natin, hindi natin kasundo. Hindi tayo makasundo. Hindi ba't nararapat din lamang na kung paano tayo mahalin ng Diyos, kung paano makitungo ang Diyos sa atin, ay gayon din ang pagmamahal, pakikitungo, pagmamabuti sa kanila. At mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng tunay na kabanalan. Hindi ka lang mabait. No? Hindi ka lang umiiwas sa kasalanan. No? Kalahati lang yun. Dahil yung ikalawang hati nun, paggawa ng mabuti at pagsusumikap, magpakabuti. Hindi ka lang madalas magdasal at magsilbi sa simbahan. Simula lang yun. Nagdadasal tayo para magaya natin at masundan ang siyang dinadasalan natin. Ang tunay na bunga ng dasal, ng pagtanggap ng sakramento, ay yung pagiging buhay ng Diyos sa bawat sulok ng ating buhay. Ang pakikitungo at pag-uugali ng gaya ng pakikitungo at pag-uugali natin sa Diyos. At ito po ang ibig sabihin ng pagiging ganap. Ito ang pagiging ang ibig sabihin ng pagsunod at paggaya sa ating pong Hesus Nazareno na siya ring sinusundan at ginagawang buhay ang pagmamahal ng Ama. Ito po ang pagiging tunay na mabuti, tunay na banal. At sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa ating Panginoon na sa araw-araw na buhay, pagkatapos ng lahat ng ating gagawin sa pagsisimba, sa pananampalataya, ay magiging mabunga yung ating mga buhay. At daladala natin ang pag-ibig, pag-unawa, pag-asa, malasakit ng Diyos sa bawat makatatagpo natin, sa bawat bagay na binibigyan natin ng atensyon. At sa pagsimula ng linggong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko dinadala sa aking kapwa ang pag-ibig at pagpapalang na tatanggap ko na sa kabila ng aking kahinaan, tinatawag ako ng Diyos na pagsumikapan ang siyang mabuti. Mahal na po ang Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang bayang tinipon ng ating Panginoong Diyos, ipahayag natin ang ating sinasabuhay na pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo, upang ang kanyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Sa bawat intensyon ating itugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko,
tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit, kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas ng matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, isakatuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan.
Mula sa kadiliman kami iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubukay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit nung nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin din po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din pong ito ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-ayuno at paglilimos. Lahat po na nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pong pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad-agarang mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Jesus Nazareth.